Ako si John Vic De La Cruz. At siya naman si William Marquez, taga Cavite. What's up, kapadya? What's up, mga kapadya? Ni Pakil Pangil yan, dadaanan natin yan up to Kalayaan, Laguna. Then, we will have a U-turn in Kalayaan, Laguna, then balik. Okay, usapang Lapier. Lapier Endurance Ride. Di ako nakapag-vlog nung araw na yon, hindi ako nag-vlog habang nagra-ride kasi andun yung pressure eh. Gusto mo matapos yung ride, yung 100 km, tapos may pressure na oras na dapat within 6 hours matapos mo siya, makompleto mo kasi wala ka nang babalikan dun sa starting line, sa finish line, guya na lahat. Sobrang init nung time na yon, focus lang talaga na makasurvive dun sa buong ride na yun. Masaya din, masaya sumali sa mga ganang events. Basta talaga may events na mga bike events na malapit na pwede namin puntahan, mga rides na pwede namin salihan, sumasali kami dun kasi syempre masaya, tapos syempre achievement mo na din. Yung ride dati, yung ride Giant, meron din nun dati, same organizer lang din ng Lapier eh, yung Lapier Endurance Ride yung nag-organize nun. Ganun din, 100 kilometers din, sumali din kami dun. Ayos kasi dito lang sa malapit sa amin eh. Sana next year meron ulit. Sa Lapier kasi nagparapol sila ng ano eh, ng dalawang Lapier na bike, na road bike. Isang panlalaki, isang mababae. Kaya swerte yung nanalo na. Tumala na 60,000 yata yung price ng isang bike na yun. Swerte yung nanalo, malas, di ba nanalo kahit cup. Pero next time, pag-aaralan ko kung paano makapag-vlog habang may ganong ride na event. Hindi pa rin talaga ako sanay kasi nahirapan ako mag-vlog pagka nag-ride talaga. Gusto na rin gumawa ng video pagka nandito na sa bahay. Naka-steady lang yung camera. Yun yung madaling gawin ng video eh. Nag-post din ako sa PRB, may mga kapadyak natin na nakakita ng post ko. Humihingi ako ng mga opinions or knowledge from other sa mga veterans na natin na nagbabike gamit yung road bike. Ginamit ko kasi ng Lapier, naka-CX ako. So naka-drops ako dun. After nun, long ride. Ramdam ko, parang sakit ng ganito ko eh. May bandang leeg, pupunta dito. Ito, yung part na to. Yan, ang sakit nito. Parang sumakit yung muscles ko dito. Yun yung naramdaman ko. Ibang part na katawan, wala masakit. Sabi nila, baka daw nakatungo yung upuan ko. Masyadong stiff yung pagkakahawa ko, straight na straight daw. Hindi ganun yung case kasi sa setup ko dun sa CX ko. Ano, sobrang eksena ng stem. Eksena yung stem, hindi naka-negative, hindi naka-slam, mataas pa yung spacer. Yung upuan ko, syempre, diretso. Tama din yung taas yung saddle. And yung haba, ginawa ko talaga na ayoko masyado akong naka-aggressive position dito sa bike. Pero ganun yung setup na ginawa ko. Pero, spot pa rin yung ano, ganito ko. Na, ang tingin ko sa nababasa ko mga comments nila, baka hindi ka pa sanay, o kaya kulang ka lang sa stretching. Isip ko, baka hindi pa malakas yung core ko. Kaya ganun, kaya sumasakit yun. Or, yun nga, hindi pa nga ako sanay. Kasi medyo nahirapan siguro ako na tumingin dun sa kalsada habang nakahawak dun sa hood. Yung isa ba, ginamit ko kasi yung helmet noong time na yun, yung ride na yun. Is yung helmet ko na mountain bike na tingin ko mabigat. Kasi yung isang helmet, yung mas magaan, na ginagamit ko talaga pag yun yung ginagamit kong bike. Sinihelm ko sa kapalit ko. Siguro nga, dahil mabigat yung helmet, hindi talaga tama para dun sa ganong riding position. Kaya nangalay yung sa may bandang leg. Sabi na iba, bike fit daw. Pero wala nga tayong budget para dyan sa bike fit na yan. Kasi mahal talaga magpa-bike fit eh. Siguro kasi kung hindi ka naman kumakalaya. Kung leisure riding ka lang o talagang ibangan mo lang, kaya na siguro yung mga DIY na bike fit, okay lang. Ayun na siguro, hanggang dito na lang yung video pero mabain natin ng konti, gagawin natin ngayon. Magbabasa tayo ng mga message natin sa Facebook. Yung mga tanong ng mga kapadyak natin. O pipili lang ako dito. Titingnan ko yung mga message nila. Hello kuya, pwede po ba mag-tubeless sa wired tires? Pwede yun, holding or wired yung tires. Pwede mo isyang i-tubeless as long as yung tires mo, tubeless ready. Para yung tires, madaling lumapat yung bitya dun sa gulong. Yung sabi sa akin, nung nag-share sa atin ng kung paano gawin yung tubeless setup. Kapadyak, ano po pinakamagandang hubs? O eto, ang dami na talaga nagsasuggest sa akin na gumawa ako ng video na tungkol sa usapang hubs. Pero hindi ko pa rin nagagawa kasi may hinihintay akong hubs na dumating para yun yung gagawin ko na i-demo ko na hubs. Gusto ko talaga, paggagawa ng video ng hubs, no, sa usapang hubs, meron akong mga hubs na pwede i-demo sa inyo para mas madaling mag-explain, mas madaling ipakita kung ano yung mga sasabihin ko tungkol sa hubs. Kaya hinihintay ko yung hubs na yun. Pero maganda, hintayin nyo lang din. Sana mahintayin nyo. Kaya kung gusto nyo mabili ng hubs, baka maging isa din yun sa mga makonsider nyo na mapagpilihan ng hubs. Ito, pwede bang i-upgrade ang cogs ko na 11360 to 11420 10-speed Shuriko? May ginawa akong vlog post tungkol din sa pag-upgrade ng speed ng bike. Nasa website, lagay ko dito sa description yung link na rin dun sa
boost na yun. Na kung ano ba yung mga dapat consider sa pag-upgrade ng speed, sa pagdadagdag, or pagpapalit ng range ng cogs, nandun yun. Yun yun na makikita. Pero, oh, pwede yan. Pwede kang magpalit. Kaya lang, may mga yun baka pang piyesa na kapapaltan. Magpapalit kayo ng speed or ng range ng cogs. May mga kailangan ka rin palitan. Hindi lang basta yung cogs lang yung babalta mo. Kaya sa mga nakakabili ng L2 components. Sa nakakabili na mong post dun sa vlog, sa website. Sa nakakabili ng mga L2 components. Ilagay na lang sa description yung link niya. Sa nakakabili ng L2 components. Nandun yung listahan ng mga bike shops, mga dealers na meron silang tinda ng L2. Ano po magandang MPV for me, sir? 6 feet po ang height ko, loan for MPV po, sir. Nasa 15K ang budget. 15K na budget MPV. Dati kasi B700 talaga. Na okay, sulit sa 35-12 na budget. Or yung X1. Pero ngayon, alam ko, X1 Elite or X1 Quest. Yun yung 27.5 version ng X1. Na maganda yung frame. Maganda na rin yung pesa. Pwede na air na rin yung fork. Meron na 27.5 noon, meron na rin 29 na. So, di pa siya, yata lumalabas yun, di pa available sa mga bike shops. Kaya yun, hintay mo na lang yun. Yun kasi yung naka-recommended ko. Or, pwede ka rin bumili ng mga mas murang mga budget bikes, mga entry-level bikes. Pwede kang bumili, tapos mapaldam mo lang ng groupset ng kahit alibyo. Sa straight yung groupset na may alalabas sa mga bike. Okay din yan. Sa 15K budget, pasok pa yun. Ay, kaso 6 nga pala, no? Malaki yung ano mo, yung frame mo eh. Large siguro. Wala lang anong, hindi ko kabisado kung ano yung mga bike na may large. Pero sa alam mo, sa mga bago ng things, meron na nung mga sizes na sana sa Pilipinas, dumating din yung mga sizes na yun. Yung mga small, medium, large. Hindi yung isa lang yung size na available dito sa bike market sa Pilipinas. So, magkakaalaman pa. Any review about the Brusco 27.5 Plus? Dati, nung lumabas yan, nung in-announce yan, lumabas, nakita na ng mga tao, pinakita na sa atin yung Brusco 27.5 Plus na bike. So, sabi ko, ang ganda nito. Tapos, yung kulay blue ko, kulay ng bike ko, kulay blue din. Naganda na ako, siyempre, plus tire. Tapos, kumbaga, hindi siya totally fat bike, parang semi-fat siya. Kasi, mas mapapit siya na kuwati sa fat. Pero mas mataba siya sa 29er or sa 27.5. Maganda, maganda siya, maganda rin. Oh, hindi, kung yun yung gusto mong klase ng bike, kasi siyempre, boost na ata din yung hubs niya eh. Kung yun yung gusto mo, kung plus tires, yun na yata yung isa sa mga okay din na choices. At kung okay lang sa'yo na naka-rigid yung fork, wala siyang suspension, pwede na din kung pasok naman sa budget. Kaya lang, yung pesa niya hindi ganun kaganda, pero mapalitan mo na yung upgrade mo na yun. Nag-price drop na yun, pero sayang, hindi mo pa rin siya mabibili as frame set. Kailangan whole bike lang yung bibili mo. Sir, tanong lang kung anong maganda size ng gulong para sa road bike. Lagi kasing nabubutasan, 700 by 23C gamit ko ngayon, 85 kilos ako sa laman. So, tingin ko, yung nabubutasan sa road bike, normal lang yan. Pero, may mga kailangan kang gawin talaga para maiwasan mo. Mas madalas kang mabutasan yan, unlike sa mountain bike. Dapat kailangan tama yung tire pressure, sakto, hindi sobrang baba. Kasi pag sobrang baba, dun mas madalas kang mapaplat. Kailangan mataas talaga yung pressure niyan. Yung tire pressure ng gulong ng mga road bike, maraming yung mabutasan. Tapos siguraduhin mo magandang pagkakalapat para walang ipit. Tapos iwas dun sa mga lubak, syempre. Ayun, kahit anong weight mo naman, kaya ka niyan eh. As long as basta kaya ka niyan, kasi madami na rin nakakita mga road bikers na mga big boys, mga yun sila yung mabibigat, pero kaya sila nung kahit sabihin mo road bike, nakatunan yung 3C, nakatunan yung 5C, nakatunan yung 8C. So kung lang yung nabubulasan, subukan mo magpalit yung gulong, mas malapad, 25 or 28 baka. Kung kaya ng clearance ng bike mo yung 28, mas okay siguro yun kasi mas malapad. At yun nga, mas quality na tayo siguro. Swak ba sa height na 5.5 yung B700? Oo, pwede pa yan. Ano yung pwede pa yun? Pwede mo naman, kung nahirapan ka, pwede kang gumamit ng stem na mas maiksi, tapos tamang adjustment lang din sa position ng saddle. Hingin sana ako ng info sa iyo, mas okay ba talaga bumili ng bike sa Quiapo kasi sa mga bike shop na malapit sa amin? Mas makakamura ba ako? In a sense, oo, siyempre, mas makakamura kung doon ka sa Quiapo bibili ng bike kesa kung sa bike shop na malapit sa inyo, siyempre, kasi sila, may patong na yun, papatungan na nila yun eh. Mas mahal. Pero kung tingin mo, mas hindi ka mahirapan na mas less hassle para sa'yo or sobrang hassle kung kaya po ka po bibili ng bike at i-weighin mo kung yung matitipid mo ba, kasi syempre gagastos ka din pamasahe, pagod, pagdaig kung gunta ka ng kaya po. I-weighin mo din kung saan sa tingin mo ka mas talaga mas
mas dapat bumili ng bike. Kasi kung halimbawa, sino lang naman yung diferensya, pwede doon ka na sa malapit sa inyo, doon ka na bumili ng bike kasi hindi ka pa mahirapan. Madali nyo pang maiuwi yung bike. Kaya po nga, mura nga pero mas wala naman yung nagastos mo sa pamasahe, sa pagkain, siyempre sa pagod, sa pagtatransport mo sa bike. Yun yung dapat mo i-consider dun. Nakaganaan lang din sa Kia po kasi, siyempre, andun na din yung bilihan ng mga accessory ng mga mura, may mga bangkera dun, pwede ka nang bumili. Kaya, pagbili mo ng bike, pwede ka na din mabili na kompleto ka na sa mga gear na kailangan mo, sa helmet, sa mga accessory, sa mga gloves, shades, kung ano-ano pa na ginagamit sa pagbabike. Kaya, makapag-ride ka na agad. Yun yung mga items din na sa tingin ko. Mas mahal din yun kung sa mga bike shop na malapit ka bibili. Pero ayun nga, dapat siyempre support nyo rin yung local bike shop nyo para alagaan din kayo. Kasi doon ka din naman tatakbo pag halimbawa may issue yung bike mo, may kailangan bios, may kailangan kang ipatono. Doon din sa local bike shop mo din siya dadalhin. Eto, Senza. Dami nang may message sa akin dito tungkol dito sa Senza na ano eh. Na parts eh, sabi daw. Buot sa ito, meron na nagkalabasan ibang brand ng mga upgrade kit. So itong Senza, sabi sa akin sa Senza, sa China, naka-receive na daw ito ng dalawang patent strike from Shimano, ng infringement ng patent nila sa Shimano. Kasi talagang kopya-kopya lang daw kasi, yun kung paano yung gumagana yung mga components. Iyon yung sabi sa akin, kaya hindi ko alam kung totoo na ganyan nga yung nangyayari din sa Senza. Siyempre, Senza, wala naman yung prices dito sa Pilipinas eh. Bali, yung mga Senza parts na yan, ano lang yan, imported lang din dito yan. Hindi kagaya ni L2, na sa L2, may base of operation dito sa Pilipinas na kaya mas mura yung mga bigay ni L2 sa mga pyesa na yun. Pwede ko po ba i-semi road bike ang mountain bike ko? Papalitan ko yung fork at mga gulong, okay po ba? Oo, pwede yan. Ang dami nang gumawa nun eh, yung tropa ko, ganun yung ginawa setup niya sa M136 niya ata. Naka-rigid fork siya. Yung napisa ko sa M500 yung hybrid niya, naka-rigid fork siya. Tapos gumamit siya ng 29er na rim set at ang wheelset niya 700x35C na cyclocross tires. Okay din, pwede. Pwede yung magawin yan. Hindi ka naman more on trails na nagbabike eh. Kung more on roads ka lang, mas okay yun kasi mas gagaan yung bike. At mas magiging madaling pedalin din sa kalsada kasi nga, naka-rigid siya. Tropa ko na naka-M13, natapos na yung project niya na yun. Naka-drop bar na nga siya din sa M13. Bagay po ba yung light green sagot? Ano to, hindi ko alam. Yung mga kulay-kulay sa bike, yung mga color scheme na gusto nyo gawin. Nasa inyo yan kung ano yung gusto nyo maging forma ng bike na maging style. Eh, nabahala dyan. Tama na siguro. Makabala na tayo maging oras sa featured ko ba dyan kayo. Kaya ito, tapos na yung video. Like, comment, subscribe. Comment lang kayo. May tanong kayo, may request kayo. May gusto kayo gawin na video. May tanong kayo ito sa bike. Comment nyo lang. Tapos subscribe. Siyempre, hindi pa kayo nakasubscribe. Yun lang. Kahit sa'yo mga pa dyan. Bigay ka pa dyan. Ha? Like, subscribe, mga